Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsa sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Uulitin ko yung analysis dito sa round number 6 na bakbakan nila Nepo and Magnus. Kasi kanina po manual, nabasa ko yung comments, medyo may nahirapan pala sa angulo ng board, hindi nakaangat medyo mahirap tingnan ba. Ulitin ko mga kamatsas para madetali natin, nagtapat sila sa board 1. At sa end part ng video, update ko kayo uli sa standing. Ongoing po ang round number 7 ngayon. At bago tayo magsimula, shout out ko muna ang chess club ng Polomolok sa Mindanao na dinalaw namin ni Tol, National Arbiter Centilio Mark. Ayan, masasaya po yung mga players dyan. Napakaganda ng lugar, tahimik. At masarap maglaro, presko mga kamatsas, malinis din. Okay. Tignan na agad natin ang ginawa ni Nepo, nag E4 at nag C5 si Magnus. Sicilian, nag C3. Alapin ang pinili pero this time nag E5. Ayan oh, sa malakasan po na napanood ko na. Ngayon ko lang nakita na may tumira ng E5 si Magnus pa. Usually, ang ginagawa dito D5, yan talaga mainline na kapag kinapture, queen takes D4, then D4, knight F6, o kaya knight C6. Yan ang mga bitawan dyan, main line. At isa pa, yung main line with knight f6, tetret ang pawn, tapos magpupush, knight d5, then d4. Maraming sangay-sangay yan. Nako, talagang mahaba na rin ang theory dyan. Pero, dito, nag e5. Surpresa, no? To control the d4 square, yun nga lang, knight f3, knight c6, para sa akin, napakaganda ng bitaw ni Nepo dahil kitang-kita ang pagkabuka ng diagonal na yan, nakaka-pressure. At nag-knight f6, knight g5. O yan, nabanggit ko na yan sa aking manual analysis kanina, yung tinatawag na fried liver sa Italian game. Diba? Ganyan ang muka. d5, persado, capture, knight takes d5, at nag-d4. Oh, nagpakawala kaagad ng pangsabog sa gitna si Nepo, mga kamatsas. Iniisip ko kanina, pwede kaya ito, knight takes f7, parang sa, ano nga, di ba yung sacrifice sa Italian, queen f3 check, tapos magki-king e6. Oh, di ba slightly better for white, oh. Pwede pa rin pala. Tapos, magdi-d4. Ah, interesting. Pwede, tingnan yung evaluation bar. Tapos magka-castling, no? Ang point dito, yung black king expose, eh. Sa kakadepensa sa knight. Pwede pa rin pala. O, pwede yun, no? Interesting knight except 7. Pwede pa rin pala yung pride liver pattern na yun. O, pero ang ginawa kasi dito, balik tayo, nag-d4 at kumapture sa d4, queen b3. Ayun, dinoble ang atake sa knight. Tagos ang pressure sa f7 at nag-bishop e6. Only move, no? Capture, capture, then queen takes b7. Ayan, nabanggit ko kanina na sa unang tingin pa lang, masagwa talaga itsura ni Magnus dito sa position. Rook c8 force para madepensahan at nag-castling na queen d7. Ayan, para kahit pa paano, syempre, nasa defensive side, maipalit-palit, wa is ang naging desisyon ni Nepo na iiwas ang queen para hanggat may queen, eh, magulo laban, di ba? Bishop e7 para makapag-castling na. At nag-bishop b3, castling queen d3. Ayun, para maaaring, syempre, bukod sa sentro, meron ding bishop c2. Kung nakikita, mga ganun-ganon, knight a5, pero sa d1 pumunta si Nepo. Ano ba mangyayari kung dito? Sa c2, meron ba magandang tira? Mag-g6 lang daw. Okay, pero interesting pa rin, no? Kasi kahit pa paano, bubuka yung dark square sa king side. Ayan. O, pero bishop d1, dumiretso. At nag-rook fd8, bishop f3, bookline pa rin ito. Kumapture, knight takes c3, takes, queen takes, bookline pa rin. Akala ko, ano na ito, ha? Rook takes c3, bishop b2, at nag-rook c5. Rook ad1. Ayon dito po sa opening masters database ng chess.com, naka-record pa. Rook takes, knight c4. Yan ang mahiwaga. Dalawa pa naglaro. Hindi kaya nadoble lang ang register dito. Silipin ko lang, ha. Baka nadoble lang ang register dito, ha. Ah, laro na pala dati ito ni MBL at ni Lebon. Aron yan. 2023. Ha? Parehong 82 moves.
Ah, baka nagkamali ng encode mga kamatsas. Nagkamali lang ng encode to. O, kasi error eh. Lumalabas ang novelty dito. Kung iimbestigahan natin, dito po ang novelty. Ah. Wait lang, ah. Balik ko lang. Ah. O, malayo na yung novelty. Kasi may mga nagtatanong, coach, nasan ang novelty? O, kaya balikan lang natin. Ah. O, ang layo na ng novelty. Ayun! Ang novelty po yung queen b5. Ang old move, queen takes d7. Yan, naganap pa yan. King takes d7. Okay? Pero nanalo ang puti ayon sa resulta. O, balik na tayo. O, talo na kagad tayo dito sa new game. Yan. Bishop b2, rook c5. Depensa sa pawn at nag-rook ad1. Capture. Knight c4. Atake sa bishop at nag-bishop c3. Actually po, napakahirap nang sa side ni Magnus kasi bishop pair, dalawang espada ang kalaban. Knight and bishop sa kanya. Eh usually, 'di ba, si Magnus nakikitaan natin ng may bishop pair. Ngayon, siya naman ang sumasangga against bishop pair. Nag e4 'yan, gandang-ganda ako diyan sa e4 na 'yan. Grabe ang bitaw na 'yan at nag bishop d4. Ang ganda rin ng ginawa ni Nepo. Kasi kung kakapturin po ang pawn sa e4 na 'yan, may knight to d6. Threatening Knight x bishop, and ayun, nakahang yung bishop. Dito, obligado nang mag-bishop b4, knight x e4, bishop takes, then bishop takes c5. Ayun. O yun nga, lamang ang black dito. Kasi may pressure pa sa f2. Two minor pieces sa isang tore, lamang ang black dito. Okay, kaya nag-bishop d4, good move. Rook a5, ayun, may tempo attack. Takes then G3 at nag-knight D2, atake sa bishop. Bishop C6 at nag-A5. Ayun, may panggulong pass-pawn. At nag-king G2, king F7, bishop C3, atake sa knight at nag-knight C4. Rook D7. Ayun na. Threatening. Bishop takes. Pero nag-knight E3 check. King F3 at nag-rook A3. Perfect defense by Magnus. Grabe kumounter. Bishop B2, hinabol ng threat at capture na at nag-rook A7. So, opposite colored bishop, pero may extra po ng black. Rook takes, at nag-H5. Okay? Ito pong opposite colored bishop, napakahirap niya na. Kung minsan, 2 pawns pa lamang ng isang side, pero tabla pa rin. Kasi opposite colored eh. Pero tingnan natin dito. Nag-rook A6, bishop D6, bishop B5, threat ang bishop. Dinepensahan muna. At nag-bishop c4, yun. Ito yung mga bagay na hindi ko na babanggit sa manual analysis. Ang naglalagay ng evaluation na yan ay si Stockfish, ang strong computer engine natin. Dapat daw ang tira dito ay rook a7 para halos equal lang. Pag nag-king f6 and bishop to e8, ayun, para may mga sundot ng rook f7 check. Ngayon, kapag nag-bishop e7, mag-rook a1. Yun nga lang, pagkahirap-hirap unawain at hanapin yung ganyang timplahan. Ako, hirap sa human eye niyan. Pang-computer eh. O, balik tayo sa bishop c4, g5, good move. Ayan, may g4 na paparating. O nga, no? O, nag-e4. Ah, okay. So, mag-e5, may rook takes e6. Naalala ko sa manual analysis kanina, nabanggit ko yan. Nag-rook c2, good move. Ayan, nabanggit ko din na perfect yung tira na yan. Stockfish move talaga. Bishop A2 at nag-rook C5 para pigilan ang E5. Ayun, bad move pala yan. Dapat daw, ang tira ay Bishop C5. Ay, nako. Grabe, may rook F2 matchas na paparating. Pag nag-rook takes E6 check, isang check lang, may king D7. Paano ngayon yan? Nakatreat ang Bishop, may threatening matchas. Oo nga, no? Yan ang mga matindihang diskarte. Bishop C5, excellent move, pero na-miss yan ni Magnus. Ang ginawa niya, rook C5. So kung mapapansin niyo po sa oras nila, 43 seconds na lang si Magnus and 1 minute 26 seconds pa si Nepo. King E3 at nag-H4, ayan, produce ng pass pawn. Check, king F6, rook H7, H3. Ayun, sa manual analysis ko, para sa akin maganda na yan, pero blunderacious daw yan. Dapat daw ang tira ay rook c3, check muna. Ah, pag naging d4, di pala pwede. May matchas, no? Oh, matchas sa gitna. Oh, bababa dito, halimbawa, may bishop b4. Okay, hindi pa rin pwedeng capturein kasi may discovered check. Makukuha ang tore sa h4.
Yan. Okay. Maliwanag. So, rook c3 pala, no? Pero nag h3 at nag king d4. Ayun. X. Blunderish din. Dapat daw po ang tira ay bishop takes e6. Yan pala ang tamang timing niyan. Ah, oo nga, no? Kasi pag kinapture, may rook takes. Ah, teka muna. Pag kinapture, hindi, king d4 muna. Ay, oo, walang sapat na pang depensa sa h3, makukuha at makukuha. Kasi kung mag-h2, kakapturein lang po, mga kamatsas. O, kasi pag kinapture yan, eh, tabla na. Diba? O, sa madaling sabi, masisave ni Nepo yung game. Iyon ang diskarte. Eh, wala namang rook c3 kasi bantay sarado ng king. Ah, yun ang pinagkaiba. Oo nga, no? O, pero dito kasi medyo may pinagkaiba sa sequence. Nag-king d4, rook c2, good move. Ayan, saka palang kumapture sa e6. Na akala ni Nepo pareho lang na pag kinapture, rook takes. Eh, wala na. Halos theoretical draw na yan. Kasi bishop, rook, and rook. Pero, check muna. King d5, check muna. King c6, saka nag-h2. Wise. Sinave muna yung pawn. Kasi nga naman, kung kakapturin ng bishop, takes lang, nako, bishop, rook. Correct play, tabla ito, mga kamatsas. Pero may panalo pa rin ng black dito, ha? Pagka, ano, marami kasi nakakalito rin ng depensa ng puti, pero kayang-kaya yan kung alam na alam, no? Pero nagsiguro si Magnus, ayaw niyang capturing yan, nag-h2 siya, at nag-bishop g4, ayun, mag-bishop f3, rook f2 pinigilan niya, rook h3, king g5, bishop f3. Yan, okay, kanina po pinapuzzle ko ito, this time ipapuzzle ko uli sa inyo ano ang excellent move na binitawan ni Magnus. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Rook takes bishop, syempre. Pag nawala ang tori dyan na bantay, mag-h1 queen. At tinuluyan talaga ni Nepo. Mukhang expected naman niya. Queen, check. Yan ang nangyari. Okay? Pag inalis ang pawn, rook, king, at king, queen, theoretically, talo ang tori dyan. Incorrect pattern in play, di ba? O pero may pawn kasi, so medyo may gapang pa dito, mahirap pa yan. King f4, rook e6, o, di ba? Mahirap pa eh, hindi makadikit ang king kasi may pawn eh. Queen d1, cut off muna. King c7, waiting si Nepo, and queen d4. At dito nag-rook e7, king e3, rook e6, check. King d6, check. King d5, check. King c5, queen d8. O, di ba? Naghahanap lang ng mga sugswang dito. King c6, queen a5, king d6, at nag-king d4. Perfect timing. At nag-king e7, check ulit. King f6, check. King e7, king c5. Yan ang mga tamang control dyan, mga kamatsas. King d7, check. Rook e7 harang at queen f6. Di ba? Ang galing, no? Rook e6, check. King e7, check ulit. King e8 and queen h7. Yun ang mga malupitang mga kembot-kembot dyan na dapat makuha natin sa mga ganitong level. Yan, yung mga waiting na ganyan. Nakaka-pressure yan. O rook e7, check. Ayun, nag-king f8. Boomy. Dapat daw po tira king d7 pero winning na rin. May queen c6, check. Pag nag-king d8, king d4. O, pag chumek, o di capture na, o di wala na, kuha na yung pawn. Pag nag-push dito, may king e4. Ay, grabe. Ang lupit ng galawan dito. Walang galawan ng king. Ang tore ba? Pagpalagay natin pumunta sa EA para maintain ang pawn. Saka papasok king f5. Pag nag-e6, queen d6 check, king c8, king e5. Hanggang sa makuha yung pawn. O, pagka nag-e7, may queen c6 check, king d8, and king d6. Aroy, matchas, unstoppable. Okay, balik tayo. King f8, king c6. Ayun, mali din ang ginawa ni Magnus. Dapat daw po ay queen f6 check, king e8, at saka pa lang ititira ang king to c6. Pag nag-e5, queen f5. Yun ang mga sugswangan na galawan. Okay. Pag sinabing sugswang, mga discarding pang paralyze. Galing, no? Kasi alam nyo, pag tumira dito, may queen g5, oh. Pin. Pagka bumalik, di may check doon, aroy, ang sakit. Matchas. Pag nag-e6 dito, may king d6, kuha na rin ng tore. Yun ang mga perfect na galawan, mga tempohan ba.
Okay, balik tayo. King F8 pero nag-King C6, E5, King D5. E6, ayun. Okay, King E5, good move. Rook G7, Queen F6 check, Rook F7, Queen D8 check. Siyempre, sa winning side tayo, huwag tayong magmamadali. Uy, capture, may Rook E7. Dapat laging alisto consistently hanggang dulo. Queen D8 check, King G7, saka kinapture ang pawn. Malinis na nakuha yung pawn. So, yun na, na-convert na sa ganyang combination. Rook F1, takbo agad. Pero pag check, King F8, Queen B5, good move. Threat muna sa tore at nag-Rook F7. Kasi kung check-check po yan, pupunta lang yan dito, wala nang check kontrolado. Nako, ang daming gagawin ng black dyan. Delikading na yan mga kamachas. For example, mag-Rook E8, then Queen B4 check. Ayun, no? May matchas ka agad. Kahit saan pumunta yan, may matchas. Okay? O, balik tayo. Ang ginawa dito, nag-Rook F7. Ayan, dito mga kamachas, may excellent move. Sige po, ipapasal ko uli sa inyo. Napaka-perfect ng move na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpa-participate, especially sa nakakita ng excellent Queen H5. Boom! May threatening boom! Matcha sa dulo. Ang ginawa dito, Rook E7 check, pero pag King F6, sugswang. Wala nang magagawa. Lahat ng tira ng puti, talo na. Kasi ito na rin po ang paparating. Okay? Wala na eh. Kung halimbawa, naiisip nyo, Coach, edi mag-Rook G7 lang, Queen H6, kuha na rin ng tore. Talo na. Okay? So, dito po ay talagang ang ganda ng pagkakagapang ni Magnus. Talagang sinasabi na si Magnus daw ang pinakamagaling, pinakamamaw sa endgame. Naniniwala po ba kayo doon mga kamachas? Comment na lang po sa section below. Ano ang paliwanag nyo or ano ang masasabi nyo sa endgame technique na pinakita dito ni Magnus against sa nakalaban niya before sa World Chess Championship na si Nepo. Okay. Kanina po, ang leading kanina ay yung may Grandmaster na team, no? Pumapangalawa sila Magnus. Pero ngayon, ongoing ang round number 7, makiki-update po tayo right after na matapos ang laro ni Magnus, ay papasadahan kaagad natin, ha? At kung meron pa po kayong gustong ipa-analyze dito sa ongoing tournament na ito na hindi pa natin na-analyze, comment nyo na lang po sa section below, ha? At sa mga gusto pong mag-avail ng ating kamachas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang, pili na po kayo. At sa mga gusto pong mag-enroll ng ating weekly training program for this coming July training, katabi lang po ng merchandise link ang Google Form para makapag-register na kayo. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.